What is trending in the world of social media? Welcome to part 3 ng ating Baclaran Day. Nandito tayo ngayon sa Roas Boulevard, sa Parañaque City, sa Baclaran, malapit po sa Baclaran Church, kung saan po sila ate naglilinis po dito ng basura dito sa Baclaran. Pero as expected po, talaga pong sobrang dami ng kalat, hindi po makaya nila ate. Mukhang kanina pa sila dito pagod-pagod naglilinis. Sobrang dami ng tao, sobrang dami ng nagtitinda, hindi pa rin po talaga malinis. So ang hirap po, parang halos mission impossible po yung ginagawa nila dito. So gusto po natin malaman yung sitwasyon po dito, kung kamusta po ba yung mga vendors po, yung kalinisan. Of course makikita naman natin, nga, in fairness naman sa city, merong naka-assign na maglinis dito, kaso mukhang hindi po kaya. Nakita ko sila dito calling out Mayor Olivares. Mayor, masisipag dito sila ate naglilinis, pero parang hindi nila kaya na sila lang sa sobrang laki, sa sobrang dami, tapos yung mga vendors nandito pa. So tingnan po natin, mag-ikot tayo dito sa Roas Boulevard kung ano po yung lagay natin ngayon. Let's go guys. Welcome guys sa walking tour dito sa Baclaran, Parañaque, Roas Boulevard. So yan, doon po yung bandang MOA side na yan. Dito po pagpunta tayo ng simbahan, kung saan masikip yung kalsada, may nakaharang na ganyan. Ang sabi nung nakausap ko na pulis kanina, tuwing umaga daw malinis daw dito, wala daw yung mga vendors. Pero tuwing hapon pinababalik daw sila para magtinda. Kasi daw di na daw ganun kadami yung mga sasakyan na pumupunta dito. Pero rush hour naman yun pag hapon at gabi. So hindi ko din magets yung logic doon. Pero I guess yun yung compromise nila. Sa umaga wala muna tindahan dito, di natin alam kung ano ba yun, kung talaga na-implement ba yun. So may nakausap ako dito police, may nakausap ako MMDA. Sabi nila kahit daw anong tanggal naman daw ng mga nagtitinda dito, babalik at babalik pa rin. So yun din naman po kasi yung sinabi sa Divisoria at sa Quiapo na ngayon po ay malinis na. So ang tanong natin, yun ba talaga ang dahilan? Dahil makulit mga vendors o dahil hinahayaan sila? Sabi daw, meron daw ginagawang plano si Mayor Olivares para ilagay daw yung, may paglalagyan daw yung mga vendors dito ng maayos ng negosyo. Pero actually, iniisip ko kanina, naglalakad ako dun sa side na yon, sa kabilang side, ang laki naman ng kalsada dito, bakit hindi na lang i-pedestrianize dalawang lane dito para at least maging legal na yung mga nagtitinda, magkaroon sila ng pwesto na upahan nila, pagbawal na yung mga sobra, at least mapagbigyan lang. Pwede naman eh, pwede namang i-pedestrianize kahit isa, dalawang lane dito, kasi hindi naman din talaga siya ginagamit yung part na to pag most of the time hindi din dumadaan dito yung mga kotse, dahil nga sikip dito yung mga kotse na sa kabila. Dito talaga mga jeep lang, mga taxi lang, mga magsisimba lang. Pedestrianize na lang nila. Ayusin na lang, napagandahin na lang. Kung hindi talaga kaya tanggalin. Pero kaya namang tanggalin. So medyo hati din yung pakiramdam ko dito. Naawa ako sa mga vendors na madi-displace. Pero kailan pa tayo aayos? Kumbaga, nabigyan na nga tayo ng magandang opportunity. Nabigyan na nga tayo ng magandang example na pwede palang ganun. Tsaka yung plano na yan, kailan pa na natin i-implement yan? Diba? Medyo matagal na din naman sa pwesto si Mayor. Ngayon lang kasi talaga nabigyan ng pansin. Dahil nga sa sinasabi natin, Isko Moreno effect. Na talagang lahat dito nasisita. Dahil doon sa talagang dito mo ma-appreciate yung ginawa sa Maynila eh. Kung gaano kahirap yung ginawa ni Mayor Isko sa Maynila sa paglilinis.
napakahirap po talaga nun. Kasi napakadami nyo pong mababangga talaga sa totoo lang. So, may music ulit, baka makapistrike tayo. Sash na pa yata yung narinig ko. So yun. Actually, yung ibang mga tao doon sa terminal doon, yung sa bagong gawang terminal, marami na ding nalipat doon. Of course, ang dami pa rin tao dito. Talaga pa rin, hindi mo pa rin mabilang sa sobrang dami. Dami pa rin mga vendors, ang dami pa rin kalakal. So yun, may kinausap din tayong MMDA kanina. Parang sinasabi, wala namang go signal. Siguro. Pero yun nga, parang sinabi ko din sa Pasay, kung hindi kayang tanggalin o hindi kayang ilipat, linisin. Tapat ko, linis ko. Sana sila na maglinis. Diba? So yun, medyo meron pa rin vendors doon. Nakaka-5 minutes na tayo na paglalakad kung tayo sa ibang videos. So tignan natin tapusin yung video natin. Tignan mo sa kabila, ang ganda oh. Ang ayos. Pero pagdating dito sa kabilang side na to, ang damang gulo na. Baga, wala nang batas. Kahit saan na lahat. Kaya naman eh. Yun ang point dito. So, punta na tayo sa outro natin. So, yun. That's the end of our third video. Nandito po tayo. Naglakad po tayo along the stretch of Roas Boulevard coming from Redemptorist all the way dito sa Media Selection. So, nakita po natin na yung mga vendors nandun pa rin, ang tao nandun pa rin. Mas maluwag lang dito kaya hindi mo ramdam yung sikip. Hindi katulad sa Redemptorist, so sobrang sikip talaga. At tapat po sa katulad ng simbahan. Talaga doon nagkukumpulan yung mga tao dahil doon nga yung simbahan. Pero, ayun po, talaga po, the all eyes are here sa Baclaran. Dahil ito na lang po ang huli na hindi na isisimulang ayusin sa triad, sa triangle ng mga, kumbaga, masisikip at maduduming area sa Metro Manila kung saan napakarami yung tao. Yun naman po yun eh, yun naman yung main na ano natin eh. Victoria, Takiapo, sa Baclaran. Sa Baclaran po, ganun pa rin, business as usual. Sa Pasay side, sa Paranaque side, dito sa side ng Roas Boulevard, wala pong nagbago. Pero sigurado po, nasa isip na din po nila yung nangyayari sa Maynila. So, ako po, nakikita ko punta po ako ng Paranaque, nakikita ko po yung ginagawang maganda doon, nila Mayor Olivares. Kumbaga, buong-buo po ang tiwala ng mga taga-Paranaque sa inyo. Pero sa ngayon po, talaga po humihingi po yung sambayanan. Sana po, may ayos po natin dito, Baclaran. Kung hindi pa po kaya yung ginawa ni Mayor Isko na totally malinis po, sana man lang po ilagay sa ayos at gawing mas malinis. So that is our third video guys. Thank you for joining us. Meron pa tayong isang video for today. So abangan nyo yan guys. See you again.